po. Giliana, ano to, yung lineup nila na mga kumidyate, hindi matatawaran ng husay nito. Opo, totoo ng tatlo na yan. So paano ka naman sumabay sa kanila? Nung una po... Nakasabay ka ba? Nakasabay naman po ako rin kay director. nung una po talaga, katulad nung kay... Kung si Miss Kakay nga kinabahan, how much more pa po ako, di ba? Kasi nakadalawang movie lang naman po ako na comedy with Ate Vice. At hindi naman din ganun kabibigan yung mga eksena ko noon sa movie ni Ate Vice, doon marami. Pero ito kasi halos buo, halos every shooting day ni Miss Ai, ni Miss Kakay, ando doon ako lagi. So, tas ang unang-unang eksena pang kinunan sa akin with Miss Ai ay kailangan bibitawan ko yung lines ko ng pagalit. Kaya hindi ko alam pa paano ko bibitawan na ang kaharap ko at Miss Ai idolas alas ka. Sobrang kinakabahan ako na sabi ko mukhang ito na yata yung first and last ko na shooting day pag hindi ko nagawa ng maayos. Pero ayun, may guidance naman from kay Direk, sa mga co-artist na ano, i-deliver mo lang siya ng maayos. Ano ba? Yun. Ganon. I-deliver mo lang ng maayos. Eventually, ma-over. Mike, please. Hello? Ano? Ayun ulit. Anong sabi mo sa ulit? I-deliver mo lang ng maayos. Oo. Sinuturoan naman po nila. Kasi si Miss Kakay, kasama ko na sa tent. So, tinuturoan nila ako sila ni Joey, kami magkakasama sa tent. So tinuturuan nila ako kung paano ko bibitawan yung mga times, kung paano ko mag-a-adlib, mga ganun. So paano mo ngayon ikukumpara ang katrabaho si Ai tsaka si Vice? Yung comparison po kasi meron silang pagkakapareha. Ay, Mike, please, nakagat ko. Ayaw yata nila. Ayun, yung sa trabaho po kasi meron silang pagkakapareha, marami. Tulad ng pagiging professional, yung tulad ng sinabi, never na late si Miss Ai, ganun din si Ate Vice, kasi si Ate Vice ang unang-unang nagturo sa akin ng professionalism. Sa pag-arte, magkaiba yung atake kasi, iba yung atake ni Ate Vice pag nag-joke, pag nagko-comedy, kasi syempre Becky, iba rin yung kay Ate Ai kasi may touch ng pagiging nanay, yung comedy niya merong halong drama na hindi mo alam kung matatawa ka o maiiyak. So magkaiba, pero parehas talagang magaling. Parehas kang may starstruck sa kanila kung paano ka sasabay or kung hindi ka man makasabay kahit man lang may magawa kang maganda in, para ma-appreciate nila yung ginagawa mo. Para in the next future, may isip, maaalala ka nila na ay, ito in fairness, marunong to. Kahit hindi na magaling, yung marunong na, pwede na yun. Check na yun. Congratulations, ang ganda ng trailer ni Ferris. Last na, Direk Jomet, may kakilala ka bang artista na sa personal mo na ang pangit ng ugali, na... Parami. Di na mo, tama na. Hindi na! Ikaw daw. Sila ulit. So wala talaga ano, walang pinagbasihan. Ano? Thank you. So much. And dito po magaling sa ating next question. Para kay Direk. Direk, kasi nung last packet press ko, nung first packet, tinext kita, sabi mo, nga rap, dami labada. Buti naman nakarating ka today. Nakatulog ka pa ba, Direk, sa dami ng ginagawa mo? Kasi sinusubay pa yun talaga kita eh. Sabi ko, ba't ganun si Direk halos araw-araw na sa kalye? Naghahalap ng labada. So, okay naman. Tama lang. Tama lang, Direk. Ilang days yung patinapos ni Direk? Mahaba. Mahaba tanong. Ano ba yan? Hindi ko kasi binibilang kasi ini-enjoy ko. Oo. Direk, mahirap ba i-direct ang isang Ai Dallas Alas? Hindi. Kasi ano siya eh, kumbaga, talagang dumarating siya sa set na ready. Alam niya yung ginagawa niya. At in a personal note, talagang pag-feeling niya, halimbawa, may isang damit na hindi ganun kabagay, talagang personally, siya nagpapagawa ng damit niya para doon sa isang fix, para mas maging bongga. Ganun siya kaano sa trabaho kayo. Tsaka bukod doon, talagang mahal siya ng paligid kasi hindi mo, hindi ka na nagugulat, may nagpa-ice cream, ganun siya eh.
yung talagang hindi ako natatakot bakit marami nagmamahal sa kanya. Mahal niya yung trabaho na tsaka siguro sa dami ng pinagdaanan niya, alam niya yung talagang dapat gawin talaga. Kay Miss Ai, si Miss A kasi dumating ngayon ng aga na una sa lahat. Nung packet press ko, dumating ka rin na maaga, pero medyo late ka na. Oo, may kasi nakita, nakaka-traffic sobra. May nakita ko na bang solusyon sa traffic, Miss A? Kasi nung nakaraan... Alam mo, ang hirap talaga eh. Tingin ko, hindi lang masyadong maraming sasakyan natin. Karamihan sa ating mga Pilipino, kulang din sa disiplina. Yun yung nakikita kong problema talaga natin. Kasi, kaya ako na late nun, kasi dito ako sa Quezon app, ang nangyayari, yung mic na wala. Ang nangyayari, palitan kaya ito ng battery. Ang nangyayari, nagkakaroon ng police, kasi minsan pag, kahit may stoplight, yun yung nakita ko, may stoplight, naka-go. Yung iba, sumusobra na sa go. Hindi sinusunod yung stop. So ngayon, lahat ng sasakyan na sa gitna. Paano dadaan ngayon yung mga nandito? So yun yung nangyayari. Dapat sana sumunod tayo sa traffic light. Pag stop na. Huwag na natin ipilit yung mga sarili nating sasakyan. So I think disiplina ang kailangan. Hindi ko to sinasabi na kasi disiplinado ako. Kami rin kasali doon. Actually, sana tayong lahat mga Pilipino, disiplinahin natin yung sarili natin. Isa yun sa magpapabago sa trapiko natin. Okay. Thank you, Miss A. Kay Juliana naman. Juliana, after yung manalo ng Spear sa Showtime. Apo. Takto naman. Hello. Juliana, pagtapos mo manalo sa Showtime, pakwento raw ano nangyari. Kwento raw. Hello. Ano po? Pakwento na lang. Ano yung mga naging achievements mo after my school na sideshow? Okay po. Ayun po, after manalo ng Miss Q&A 2018 sa Showtime, mga achievements po. Hanggang ngayon, buhay pa ako sa probinsyano. Hindi pa ako napapatay kahit galit na galit na sa akin si Lola Flora. Nung nagkaroon ng Miss Q&A Season 2, isa po ako sa mga resident hurado. At hopefully, babalik na siya yung Season 3. Nagka-movie with Ate Vice, dalawang Metro Manila Film Fest entry, which is Revender Squad and Fantastica. Tapos ngayon po, ito, bagong movie na naman with Miss Ai de las Alas. Sobrang daming blessing after ng pagkakapanalo sa Miss Q&A. Pero kasi dumating din sa akin yung katulad yung sinasabi ni Ate Peachy. Ngayon naiintindihan ko na kasi na daraan pala talaga ang isang tao sa ganun. Lalo na pag nasa showbiz na mag-worry ka minsan, bakit ka walang trabaho, bakit ka walang racket. Pero ngayon naiintindihan ko na kasi after magkaroon ng Miss Q&A Season 2 Grand Winner, nag-alala din ako na baka katapusan ko na, baka wala na akong gagawin kasi may bago ng winner. Pero ayun nga, in God's time, ibibigay naman niya sa'yo pag para sa'yo talaga. Okay, thank you. Thank you so much. Siguro ako na next na magkatanong. Ano pa po ba? Ito po sa likuran natin. Sila kumain. Meron po bang questions? Wala po sa table na ito.